Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin yung anim na pagkakamali na palaging ginagawa ng mga networkers sa Facebook. So, kung na-experience mo itong mga bagay na to, una, nilalayuan ka ng mga kasama mo. Okay? Nilalayuan ka ng mga kasama mo. Hindi ka na nila masyadong kinakausap. Palagi mo nakikita sa chat nyo sa Messenger, sa Facebook na naka-offline sila pero nagpo-post naman. Di ba? Naka-offline sila tapos makikita mo nagpo-post. Tapos post ka ng post ng kung ano-ano. Pinopost mo, post ka ng post ng business ko. Post ka ng post ng kung ano-ano. Wala nang pumapansin sa'yo. Di ba? Merong isang like tapos ikaw pa. Di ba? Ang saklap nun, di ba? Tapos pag nagpo-post ka nang walang kinalaman sa negosyo mo, biglang dumadami yung likes, di ba? Dumadami yung comments, pero pag nag-post ka na ng negosyo mo, wala nang silang pakialam. Di ba? Wala na nagla-like, wala nang pumapansin. Kung nararanasan mo yung mga bagay na yun, make sure tapusin mo tong video na to hanggang dulo kasi dito mo matututunan para paano mo maiiwasan yung anim na pagkakamali na ginagawa ng mga networkers pagdating sa business nila, pagdating sa Facebook. So, unang pagkakamali is puro business yung post. So obvious naman, di ba? Kasasabi ko lang, di ba, na pag nagpo-post ka ng business, walang pumapansin sa'yo. Pag nagpo-post ka ng walang kinalaman sa business, ang dami pumapansin sa'yo. So, unang-una sa lahat, ayaw kasi ng tao talaga na inborn sa ating mga tao na hindi talaga natin sinusuportahan yung mga kakilala natin, kaibigan natin na pag nagninegosyo sila, madalang talaga yung sumusuporta. Isa ng reason yun kung bakit. Ikalawa, ayaw kasi ni Facebook na nagpo-promote tayo sa profile natin. Gusto niya kasi sa Facebook page lang. And pagdating naman sa Facebook page, napakababa naman ng reach nun. So, ibig sabihin, so far, ang pagkakaalam ko, hindi ko alam kung updated pa to, pero yung huling pagkakaalam ko, ang reach na lang ng Facebook page ay 6% pababa. So, ibig sabihin, kung meron kang 100 likes, 6 na tao lang yung makakakita ng post mo. So, medyo ironic pagdating. Ako, strategy yan ni Facebook para kumita sila. Kasi pag nag-post ka sa profile mo ng business, hindi nila masyadong ipopromote yan sa mga tao. Gusto nila sa Facebook page. Minsan pa nga, binaban nila yung post ng business sa Facebook, post ng promotion sa profile. So, ang gusto kasi nila sa Facebook page kasi yun daw yung pang-business. Pero pag nag-Facebook page ka naman, 6% pababa lang yung reach. So, ang point kasi doon, ang gusto nila, magbayad ka sa Facebook ads para kumita sila, para mas marami kang ma-reach na tao sa business mo. And hindi natin pag-uusapan yung Facebook ads dito kasi ayoko kasing magturo ng Facebook ads sa YouTube dahil ang Facebook ads ay update ng update. Okay? Update ng update yan. E ito recorded. So kapag ako nagturo ng Facebook ads, every now and then, kada update ni Facebook, update rin ako ng video. So yung mga lumang videos, hindi na masyadong mapapakinabangan kasi updated na. Ayoko nun, sayang effort para sa akin. Mas gusto ko pa mag-training ng live regarding doon. And before tayo malayo sa usapan, so yun yung point. Okay, kaya walang pumapansin sa'yo pag puro business yung pinopost mo. Kasi una-una sa lahat, bago ka sumali sa networking, ang pinopost mo naman, ano yun, pang typical na tao lang, di ba? Pang typical na tao, pwedeng kadramahan, di ba? Pwedeng share ng kung ano-anong napapanood mo na walang kwenta sa Facebook, pwedeng picture nyo ng family mo, picture mo ng jowa mo, di ba? So, typical na tao, kaya nakaka-relate yung mga tao. Tapos biglang, out of nowhere, biglang magbabago ka ng post, biglang magiging negosyo na lahat, di ba? Biglang magiging motivation na lahat, di ba? So, hindi maganda yon, especially kapag pinopost mo yung resulta ng mga uplines mo or anything na may kinalaman sa business. So, hindi ko naman sinasabi na completely masama yon. Okay? Completely dapat hindi ka nagpo-post ng business. Ang point ko is huwag palagi. Okay? Minsan lang. Kumbaga parang kailangan makita rin ng mga tao na paunti-unti kang nagta-transition sa business side. So, hindi yung bibiglain mo puro business na kaagad. Bigla kang nag-ibang tao. Kaya nawi-weirdohan sila sa'yo. Diba? Doon na nag-i-start na hindi ka nila napapansinin, palagi nila silang offline sa Messenger mo kasi aalokin mo sila networking. E alam naman natin parehas, hindi maganda ang tingin ng tao sa networking. Kahit gaano pa kaganda yung isang network marketing company, diba? Hindi pa rin eh. Pero nakakatulong, okay? Nakakatulong, especially itong Ethical Nation, nakakatulong yung gumagawa ng mga ethical na networkers para mapaganda yung pangalan ng network marketing industry dito sa Pilipinas. Number two, na pagkakamali ng mga networkers pagdating sa Facebook is yung sinishare yung resulta ng mga uplines. So, nabanggit ko na yun kanina. So, bakit mali yun? Okay, bakit mali yun? Bakit mali na ishare mo yung resulta ng uplines mo? Kasi unang-una sa lahat, pwede nga mangyari
is nakita nila na successful yung upline mo, salip na sa'yo sila lumapit, doon na sila lalapit sa upline mo, malalaman ba nung upline mo na sa'yo nang galing yun? Hindi naman eh. Diba? So, yun yung reason ko bakit hindi mo dapat sinishare yung resulta ng uplines mo. Kasi yung iba sinasabi, bakit yung mga upline ko post ng business, post ng post ng resulta nila, eh sabi diba copy business, kopyahin mo lang yung upline mo. Yun yung isang pinakamalaking pagkakamaling mindset na hanggang ngayon, ewan ko, kung hanggang ngayon, alam ko hanggang ngayon ituturo pa rin ng mga old school na networkers sa kanila mga bagong downlines. Kasi ito yan eh. Pag nag-post yung upline mo ng result nila ng about sa business, especially yung upline mo na successful na, wala naman siyang pakialam kung walang pumansin sa kanya eh. Kasi kahit walang pumansin sa kanya, kumikita pa rin naman siya. Ikaw, ganun ka rin ba? Di ba? Pag walang pumansin sa'yo, wala kang prospect. Hindi ka kikita. Di ba? So yun yung point. Yung mga upline mo, kaya sila post ng ganun, wala na silang pakialam eh. Mayaman na sila, successful na sila, may pumansin mo sa kanila o wala, may cheque pa rin sila every week. Ikaw, hindi. Nagsisimula ka pa lang. At dahil pangit nga yung paningin ng tao pagdating sa network marketing, huwag mo silang bigyan ng impression na kaagad yung mga tao sa Facebook, yung mga friends mo na katulad ka lang rin ng ibang networkers. Okay, so huwag mong gagayahin kung ano yung typical na pinopost ng mga networkers. Especially yung pag-share ng resulta ng upline mo. Kasi pwedeng mangyari, magustuhan ng prospect mo, magustuhan ng friend mo sa Facebook, pero dumiretso siya doon sa upline mo. Kasi isipin, pwede niyang isipin eh, halimbawa matalino yung prospect mo. Bakit sa'yo pa ako sasali eh, mukhang wala ka namang resulta, doon na lang ako sasali. Yun, mayaman, naka-sports car. Kawawa ka naman, di ba? Ikatlo, bigla-bigla kang nagiging ibang tao. yun. Katulad rin na nabanggit ko sa una, bigla kang nag-ibang tao, bigla kang naging motivational speaker, di ba? Puro motivational na yung post mo, samantalang before ka maging networker, ang dami mong kadramahan sa buhay, humahanap ka ng simpatya sa tao, puro jowa mo yung post mo kasi first time mo magka-jowa, di ba? Tapos bigla kang naging puro motivational na, puro about success na, maano yung sa'yo yung tao, mawi-weirduan sa'yo yung tao, ano nangyari dito? Diba? Ano nangyari dito? Bakit bigla na lang itong nag-iba? So wag mong gagawin yon, kasi pag ginawa mo yon, magdududa na kaagad sila. Wala ka pang ginagawa, diba? Hindi mo pa sila in-invite, nagdududa na kaagad sila. At saka iisipin na rin nila, katulad ka lang rin ng typical na networkers, which is yun yung iniiwasan natin na mangyari. Ika-apat, and hindi ko masabi kung kasalanan mo ito o hindi, pero madalas hindi mo kasalanan. Yung pagkasalin mo sa network marketing, promote agad. Okay, post ka agad sa Facebook. I am now member of the Poweran, Hypebeast Poweran Company. Di ba? Parang binandera mo ka agad sa mga tao na, guys, networker na ako. Sa tingin mo, ano magiging reaction nila? Iiwasan ka nila. Diba? Pagtatawanan ka nila, lulokohin ka nila. So, wag kang magtaka kung bakit niloloko ka nila, nire-reject ka nila. Diba? Walang kahit na sino sa ngayon, walang kahit na sino ang gustong ibandera na networker siya unless malaki na yung resulta niya. Bilang nagsisimula, kailangan hindi ka lang positive thinker. Hindi sapat ang thinking positive pagdating sa negosyo. Positive ka lang, kailangan positive ka lang makaka-invite ka. Napakalaking kalokohan nun. Okay, kung may mga nagsasabi sa'yo ng ganun, positive ka lang para makapag-invite ka, positive ka lang para makapagpasali ka, napakalaking kalokohan nun. Kalokohan. Okay, bilang isang network marketer, parang entrepreneur eh. Kailangan strategic kang mag-isip. Kailangan maging strategic ka, hindi basta-bastang positive lang. Okay, hindi pagiging positive ang solusyon sa lahat. Okay, nakakatulong yon pero hindi yon ang solusyon sa lahat, especially pagdating sa mga strategies. Okay, hindi porket positive ka, sasali na yung prospect mo. Bogart, gusto ko na sumali sa'yo kasi positive ka eh. Walang prospect na ganun yung sasabihin. Okay? Kailangan maging strategic ka. Katulad nung nabanggit ko, hindi mo kasalanan kapag ganun yung ginawa mo kasi malamang hindi ka naturuan, hindi mo rin alam kung anong gagawin. And mindset natin, di ba, pag wala talaga tayong alam sa negosyo, is yung palengke. Yung mga nasa palengke, tindero-tindera mindset. Pag nagtayo ako ng store ko, pag nagtayo ako ng, sa palengke, nagtitinda na ako ng kung ano, no? Magsisigaw na ako, bilhin na kayo dito. So, ganun yung mindset natin. So, in-apply natin sa networking kasi hindi naman tayo naturuan. Okay, kasali na ako, di ako tinuruan
kung paano, anong gagawin ko. Bili na kayo dito. Bili na kayo dito. Sali na kayo sa akin. Sali na kayo sa akin. Diba, doon ka nagmumukhang tanga na. And ulitin ko, most of you, hindi nyo kasalanan kung bakit ganun yung nangyari kasi hindi kayo naturuan. Pero yun yung isang pagkakamali na wag nyong gagawin. Pagkasali na pagkasali mo, ganun ka agad. Magbo-broadcast ka agad. Nakasali ka na sa ganito, pinakang power the best in the universe na company. Walang pakialam ang mga tao dyan. Walang pakialam ang mga tao kung best in the universe pa yan. Yun yung iwasan mo. Iwasan mo na mag-post ka agad, mag-broadcast ka agad. Una, kailangan mag-training ka muna. Mindset training and skills training. Meron akong video dito sa YouTube channel ko. Hanapin mo na lang yung paano mag-invite. Tapos, ano yung mga dapat matutunan ng bagong downline. So, marami ka rin matututunan dun. Kahit na wala ka pang downlines, okay? Kailangan mo matutunan yung mga foundation na yun. Kung sakali man na nandito ka sa YouTube, pinapanood mo tong video ko na to kasi hindi ka naturuan. So comment ka dyan kung ganun yung na-experience mo. Pinapanood mo ako dito sa YouTube kasi hindi ka naturuan kung paano mag-invite. Kaya naghanap ka na lang, nag-research ka na lang ng sarili mo. Ikalimang pagkakamali na wag mong gagawin ay mag-spam ng friends mo. Okay, mag-spam ka sa kanila. Diba, join us, we are the best, pioneering kami, kami yung pinakamalupit, pinakamaganda sa buong sanlibutan. Walang pakialam ang mga tao doon. Once again, okay, wala silang pakialam. Basta malaman nilang networking yan, negative connotation na kagad. May negative association na kagad sila. At hindi natin yun mababago instantly. Kaya nga, nabuo tong Ethical Nation kasi ang purpose, para mabago yung ganung pananaw ng mga tao sa networking in the long run, for the long term. And estimate ko, aabutin pa yung 10 to 15 years or hanggang 20 years bago mangyari. Okay? Depende sa paglaki ng Ethical Nation. Yun ang ano ko, yun ang wag na wag mong gagawin, yung mag-spam ka agad sa mga friends mo. Ano ibig sabihin? Itatagbo sila dun sa post mo na puro business, puro product, resulta ng upline mo, i-message mo sila, i-PM mo sila isa-isa, join us, we are the best, pioneering, payaman kami. Di ba? Wag na wag mong gagawin yun. Kahit nga ikaw, siguro ayaw mo nang gagawin yun sa sarili mo eh. Di ba? Ayaw mo na ginaganon ka ng ibang mga networkers. Bakit mo gagawin sa iba? Pag-isipan mo na maigi. Ikaw ba, gusto mo na palagi kang tinatag ng kung sino-sinong hindi mo kakilala sa negosyo nila? Gusto mo ba ng ganun? Itatag ka na lang nila bigla. Gusto mo ba yung bigla na lang nila i-message ng kung ano-anong pagkahaba-haba ng mga picture ng mga sasakyan, sports car, check-in na malalaki? Gusto mo ba ng ginaganon ka? Kung ayaw mo, bakit mo gagawin sa iba? So, wag ka mag-i-spam ng mga friends mo. At ika-anim, probably pinaka-importante sa lahat na pagkakamali ng mga networkers pagdating sa Facebook ay hindi complete information yung Facebook nila. So, parang biglang alayo, di ba? Karamihan ng mga nabanggit ko about sa posting, about sa pag-share, about sa message o pag-message sa mga tao. Pero bakit biglang pag-anim, hindi complete yung info? So, bakit ganon? Kasi mahigpit na si Facebook ngayon. Ayaw ni Facebook ng mga dummy accounts. Okay, yung mga dummy accounts na ginagamit lang pang negosyo, ginagamit lang pang networking, especially networking, unfortunately, ayaw ni Facebook sa atin. Okay, ayaw ni Facebook sa mga networkers. Sa totoo lang, ayaw nila. Mahigpit sila pagdating doon. Kasi nga, dahil sa mga unethical networkers at saka sa mga scammers, kapag hindi complete yung information mo at nakita ka ni Facebook na post ng post, spam ng spam, tag ng tag, di ba, ibablock nila yung account mo. Hindi ko alam kung may naka-experience na sinyo yun ng ganon. Comment kayo dyan sa ibaba kapag na-experience mo na yung ganon. Bigla ka nalang blinak ni Facebook, hindi mo na makuha yung account mo. Ganon yung nangyayari kapag hindi complete yung information mo, hindi mo verify yung Facebook mo. So, ano yung ibig ko sabihin? I-verify mo yung Facebook mo through email and through text message para ma-verify ni Facebook na totoong tao ka talaga, hindi ka basta-basta ang dummy account. O makikita mo lang naman yan sa ano, sa iyong Facebook account, sa iyong Facebook profile, sa settings. Kahit mag-search ka dito, wala kasi akong ginawang tutorial about dun. Mag-search ka dito sa YouTube kung paano i-verify yung Facebook profile mo. Make sure yung updated na video. Okay, kung anong taon ngayon. Ginagawa ko tong video na to is 2019. So, yun, search mo how to verify Facebook account 2019. Di ba? So, para matutunan mo kung paano. So, ayaw, marami ka natutunan dito sa video na ito. Yung anim na binanggit ko, wag na wag mong gagawin. Una, ay puro business yung sineshare mo. Ikalawa, sineshare mo yung resulta nung uplines mo. Ikatlo, bigla ka na lang nagiging ibang tao. Ika-apat, nag-i-spam.
Ikalima, bagong sali ka pa lang, eh, promote ka kaagad. Actually, nagkabaliktad yung dalawa. Ika-anim, okay, ika-anim is hindi complete yung information mo sa Facebook. Okay, meron akong ginawang free training series called Walang Power and Bootcamp. Alam ko makakatulong sa'yo yun. Hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito. And access mo yun habang libre pa siya. Libre lang naman yung training na yun. And kung nagustuhan mo tong video na ito, click mo yung like. And kung sakasakali may mga gusto kang itanong, comment ka lang sa ibaba na yan. Malay mo, ma-feature yung tanong mo sa susunod na video natin. No? Bigyan pa kita ng shoutout. Share mo to sa mga kaibigan mo na nangangailangan nitong tulong na to, yung mga kaibigan mo na nag-i-spam sa Facebook para alam nila na mali yung ginagawa nila. So once again, make sure apply mo kaagad lahat ng mga natutunan mo. This is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!